mga ka-channel. Ngayong araw, samahan niyo po akong libutin ang aking palayan at i-check natin kung gaano kalaki ang distruso ng mga alaga ng mga kainan nila. Kaya tara na! Ito po ang aking tanim na palay. Malapit na po siyang mamunga. Mga ano pa lang po ito. Nagit isang buwan pa lang. Ito po. Matataba. Green na green. Kahit di ko na po siya ito nilagyan ng abono. Maganda na po ang tubo kahit walang abono po. Kasi di na po namin kailangan mag-apply ng abono kasi green na po siya. Ayan. Isamahan niyo akong libutin ang aking tanim na palay. Ayan guys. Ito mga ka-channel, maganda ang tubo ng aking palay. Makita isang buwan pa lang ito. Hanggang dun. Pero kahit gaano kaganda itong palay ko na to, inatake ko ng mga daga. Mapapakita ko sa inyo kung ang mga inanuhan ng mga daga, kinainan. Dagang nakakaano dito, kakasira sa aking palay. Yung guys, dyan sa area na yan, malaki ang pinsala dahil sa daga. Papakita ko po sa inyo ang pinsala ng mga daga. Tapuntahan natin. Lusong tayo. Yan oh. Ito oh, ito. Oh. Yung isang puno ubos ito. Malaki ang pinsala dahil sa daga. Yan. Pag kinainin ng mga daga, gunutan natin ng damo. Talagang tagal na ito, mapinsala talaga sila, di makontrol-control. Tingnan nyo dito oh. Konti na lang yung ano na. Laki talaga ng pinsala. Magandang tubo ng mga palay. Kung kaso lang, hinaatake ng daga. Kukunti lang makukuha ko dito dahil sa ano, daga na to. Mapinsala. Kahit anong gawin namin, wala, atake pa rin to ng daga. Lahat dun to may mga anong daga kinainan. Kunti lang maani ko dito dahil saan natupinsala ng mga daga. Talagang sobrang hirap talaga pag nagtatayim ka ng palay, malaki ang gastos mo. Katapos pag tumubo naman, ano naman to ng mga ano, insekto, haatakihin. Marami talang kalaban ng mga magsasaka dito. Kalaban ng mga ano, tulad ng daga, insekto. Talagang pahirap talaga itong mga ano to. Malaki sana ang maaani ko kung di lang to inaatake ng mga insekto. Sige po, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood.